Kiana's POV. Habulin ni nga ako nang tumigil na si Noah sa paglabas-masok niya ng mga daliri niya sa akin. Sinandal ako ng ulo ko sa may headboard at saka ipinikita mga mata. Tapos ay bigla na lang nagsalita si Noah. "Look how much gum you have released." Bulong niya sa kapinakita sa akin ng mga daliri niya. Ramdam kong pamumula ng buong mukha ko. Anong? Bigla na lamang niya nilapit ng mga daliri niya sa bibig niya saka sinimulang dilaan yun habang nakatitig sa akin. Ano bang ginagawa niya? "Now, the game will finally start." "Ha? We haven't started yet, Kiana. Those are just our appetizers." Laking gulat ko nang bigla na lamang siyang gumapang paibabaw sa akin. "Are you ready now?" Tumitig naman ako pabalik sa kanya. "Hindi ba't sinabi mong bawal na ako mag-back out?" "Mm-hmm. There's no turning back. Dahil hindi kita bibitawan ng hindi mo pinapatikim ang bawat pulgada ng sarili." "Noah." Yumuko siya sa kasing ilang halik ang mga labi ko. Bahagi akong binuka ang bibig ko upang papasukin. Ang dila niya saka kami nagsimulang maghalikan na parang wala ng bukas. Muling naglakbayan kami niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Ramdam ko rin ang pagtusok ng kung anong matigas sa may bandang puson ko. Na-realize ko kung gaano kalaking mama si Noah ngayon nakapatong siya sa akin. "Can I put it in now?" Tanong sa akin ang humiwalay na siya mula sa akin. Anong ipapasok mo?" Hinalikan niya tong kinang ilong ko. "You silly, of course. My huge body down there. Inside you're already wet, cute tiny hole." Napalunok ako. Natatakot ako. "Hindi mo kailangan matakot, baby. Nandito ako. Susubukan ko maging banayad hanggat kaya ko." Magsasalita na sana ako ulit pero bigla niya muli akong hinalikan. Napatras ako ng maramdaman kong hinihimas niyang dulo ng pamalo niya sa entrance ng perlas ko. Muli siyang lumayo sa akin. "Can I?" Kagat ang ibabang labi akong tumangus sa kanya. Ang tanging nararamdaman ko lang ay init at ang kakaibang pakiramdam na yun. "Noah! Ah!" Napakalmot ako sa likuran niya nang simulan niyang igalaw ang pagkalalaki niya mula sa loob ko. "Masakit!" "Shh! It's alright, honey. Don't cry. I will just put all of it in, okay?" Gusto kong sabihin wag, pero otomatiko na lang na tumangwang ulo ko habang namumuong luha sa mga mata ko. Mahigpit ko na lamang na niyakap si Noah habang ramdam kong dahan-dahan niyang pagpasok ng kabuuan niya sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa tila ba pagkapunit ng kung ano sa akin. "I'll start moving slowly." Bulong niya sa tenga ko bago sinimulang halik-halikan ang leg ko. Pinulupot ko mga kamay ko sa balikat niya, saka ko pinilit na inilapit ang mukha niya sa akin upang halikan niya ako. Sinunod niya naman ako saka ako sinimulang halikan habang dahan-dahang gumagalaw. Ramdam ko pa rin ang sakit kada galaw niya, pero sinigurado ni Noah na madidistract ako sa mapusok niyang pag-angkin sa mga labi ko. "Can I move much faster now?" Tanong niyang muli sa akin. "Please, pakiusap ko." Tila bang pag-oo ko lamang ang hinihintay niya. Shit, halos mabaliw ako sa bawat galaw niya. Pinulupot kong legs ko sa bewang niya upang mas palapitin pa siya sa akin. "Noah, Kiana." Patuloy lamang din ako sa pag-ungol ng pangalan niya bawat paghampas niya ng sarili sa akin. "Noah, I think malapit na ako." Habolininga kong bulong sa kanya. "Come for me, baby. Come for me. Come for me, Kiana." Mas lalo niya pang binilisan ang paggalaw niya kaya naman pati ako'y sumabay na rin. Ilang sandali pa ay sabay naming narating ang rurok. Halos maligo na kaming dalawa sa pawis at parehong habulininga ng matapos. Nakaibabaw pa rin sa akin si Noah. "Did you like it?" Bigla niyang tanong sa akin habang naghahabol ng hininga. Tumangon naman ako. Oo. Ready for round 2? Ano? Ngumiti siya at bigla-bigla hinawakan niyang binti ko at sinumpa sa balikat niya saka siya muling pumosisyon sa harapan ko. "Nasabi ko na sa'yo, walang paraan na pakakawalan kita ng maaga. Marami pa tayong oras hanggang sa pagsikat ng araw." Nagising ako sa sinag ng araw na dumarampi sa pisngi ko. Hindi ko rin alam pero para bang sobrang gaan ang pakiramdam ko pagkamulat ko ng mga mata. "Good morning, Mommy." Bulong ko habang nakatitig sa siling ng kwarto ko. Tumagilid ako para sana yakapin si Noah pero narealize ko na mag-isa lang pala ako. Napakunot ako ng noo. "Nasaan siya?" Nilibot kong paningin ko sa kabuuan ng kwarto ko saka ako naupo sa kama. Pero ang nangyari sa pagitan naming dalawa kagabi, inalis kong kumot na nakatakip sa katawan ko at kaagad ako napasigaw nang malaman kong hubot-hubad pa rin ako. So nangyari nga talaga? Malamang nangyari talaga yun.
Dahil kung hindi, hindi naman mamamanhid ng ganitong mga hita ko. Ginawa talaga ni Noah ang sinabi niya. 3 oras namin niyang ginawa, kaya naman naramdam ko tila pamamagan ng pagkababae ko. Napaka-agresibo niya kagabi. Pero sinigurado niya rin namang hindi ako gaano masasaktan. Hindi ko naiwasan ng mapangiti habang inaalalang nangyari kagabi. Yun ang first time ko. Nahiga akong muli sa kama ko sa kainabot ang isa sa mga unan upang takpan ang numumula kong mukha, saka ako nagsimula magsisigaw. Titili pa sana ako pero bigla na lamang may kumadok sa pinto ko. Kaagad ako naupo sa kama ko saka binalot ang kumot sa katawan ko. Sino yan? Si Vexon to, Miss Kiana. Ano yun? Kailangan mo nang maghanda, Miss Kiana. May klase ka pa ngayong araw. Tugon niya na siya namang nagpalaki ng mga mata ko nang ma-realize ko may klase pa nga pala ako. Maliligo na ako. Sabi ko saka tumakbo papasok ng banyo nang nakahubad. Sorry talaga, Kiana. Hindi ako nakapunta sa birthday ni Noah kagabi. Si Mama kasi, may mga bisitang dumating kaya pinatulong niya akong mag-asikaso. Ang killjoy niya talaga. Sabi pa ni Krizamir sa akin habang naglalakad kami papasok ng university. Umiling-iling naman ako. Ayos lang, pwede ka naman pumunta sa birthday ko. Oo naman, pupunta talaga ako sa debut mo. Magpapakamatay na lang ako kaysa mamiss yun, no? Ikaw talaga? Patuloy lamang kami sa paglalakad nang bigla na lamang siyang huminto sa katumingin sa akin. Naghihinala siya nakatitig sa akin. Bakit? Parang ang ganda mo yata ngayong araw. I mean, maganda ka naman talaga pero kasi parang ang blooming mo today. Sabihin mo nga sa akin, may maganda bang nangyari kagabi? Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng buong mukha ko. Ha? Hay naku, Kiana Reeves, hindi ka pwedeng magtago ng sekreto sa best friend mo kaya sabihin mo na sa akin. Huminga naman ako ng malalim saka ngumiti sa kanya. Hinawakan kong kamay niya saka siya hinila papunta sa may garden. Sinigurado ko munang walang ibang tao sa paligid bago ako naupo sa tabi niya. Ginawa namin. Bulong ko. Napakunot siya ng noo sa akin. Ha? Ginawa namin. Krizami, muli kong bulong habang namumulang buong mukha ko. Kiana, tigilan mo nga pagkabulol dyan at sabihin mo na sa akin ng maayos. Anong ginawa niyo? Huminga ako ng malalim. Kami ni Noah, kagabi. Hindi pa siya kaagad nakapag-react na sabihin ko yon. Pero nang ma-realize niya yon, ay nalaki ang mga mata niya. Ibig mong sabihin, nagjugjuga na kayong dalawa ng asawa mo? Kaagad kong tinakpan ang bibig niya gamit ang kamay ko. Baka may makarinig sa'yo. Marahan niya namang inalis ang kamay ko mula sa bibig niya saka isang malaking ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Oh my God, Kiana! Graduated ka na sa Virgin University! Tuwang-tuwa niyang sabi habang tumatalon-talon pa na parang bata. Napailing-iling na lamang ako dahil sa kabaliwan niya. Ibig sabihin, official na kayong dalawa ngayon? Tanong niyang bigla. Ha? Anong ibig mo sabihin na official? Kayo ni Noah, since nagtalik na kayo, ibig sabihin, mahal niyo ng isa't isa. Naka-move on ka na sa kuya niya at siya naman sa first love niya. Tingin ko naman, ngumiti ako sa kanya. Alam mo, Kriza, tingin ko tuluyan na akong na-inlove kay Noah. Mahal ko na talaga siya. Vexon, alam mo bang favorite food ni Noah? Tanong ko kay Vexon habang nasa loob kami ng limousine pupunta sa supermarket dahil napagdesisyonan ko ipagluto ng dinner si Noah. Nung mga bata pa sila, gustong-gusto niya ng bruschetta. Tumingin ako sa kanya. Bruschetta? Oo, isang Italian cuisine. Talaga? Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang din narinig yun. Pero since yun ang favorite ni Noah, itatry kong gawin. Tumango lamang si Vexon saka ngumiti sa akin. Tama ka, Miss Kiana. Natutuwa ako at okay na rin kay ni Boss. Noon kasing huli nag-aaway pa kayong dalawa kay natakot ako at iniwan ko na lang kayo sa loob ng kwarto mo. Kaagad na nag-init ang magkabila akong pisngi dahil sa sinabi niya. Oo, okay na kami ngayon. Hindi ko rin nakita si Noah kaninang umaga. Sinabi na lamang sa akin ni Vexon na maaga siyang umalis papunta sa trabaho pero uuwi rin siya mamayang hapon. Hindi ko na siya natsyempohan na makausap matapos na may nangyari sa pagitan naming dalawa. Napapaisip tuloy ako kung iniiwasan niya ako. Pero imposible yun. Bakit niya naman ako iiwasan? Nandito na tayo, Miss Kiana. Okay. Bumaba kaming dalawa ni Vexon mula sa limousine saka naglakad, papasok ng mall. Pagkapasok na pagkapasok pa lamang namin ay may nakita na kaagad akong butik para sa mga lalaki. Vexon, gusto kong bilhan ng damit si Noah. Ha? Sure ka, Miss Kiana? Pumasok kami sa loob nun at kaagad naman kaming sinalubong na isang sales lady.
Good morning. What may I help you with, ma'am? Naghahanap ako ng mabibili kong damit para sa asawa ko. I see, ma'am. Pwede ko po bang malaman kung anong klase ng damit ang hinahanap nyo? Formal po ba ang hinahanap nyo? O yung mga casual na damit lang? Casual clothes lang. Tinuro naman kami ng sales lady sa isang corner kung nasaan ang mga casual clothes. Palingalinga lamang ako nang makita ko isang blue sweatshirt na may maliliit na teddy bears na print. Vexon, tingin mo susuotin ni Nawang isang ito? Ha? Hindi kasi nagsusuot ng mga ganyang damit si boss. Talaga? Sa bagay, mas gusto niya yung mga dark colored at turtlenecks. Tingin ko kasi ang cute niyang tingnan kapag sinuot niya to. Pero tingin ko magugustuhan niya basta ikaw nagbigay. Kaagad naman ako napangiti. Tingin mo? Oo naman, Miss Kiana. Kung ganun, bibilin ko na to. Ngayon ang unang beses na ipagluluto kong asawa ko. Actually, itong unang beses na akto ako nilang asawa niya. I mean, dati kasi parati ko siyang pinagtutulakan palayo dahil buong akala ko ay isa lamang siyang manyak na mafia boss. Pero sa huli, minahal mo pa rin siya. Tama ba, Miss Kiana? Tanong sa akin ni Vexon. Bumutungin niya ako. Tama ka. Sa huli nahulog din ako sa mafia boss na yon. Na in love ako sa lalaking pinilit ako magpakasal sa kanya. Natutuwa rin akong ikaw ang pinili ni boss na pakasalan. Masyado mo naman yata akong pinupuri. Patuloy lamang kami sa pamimili sa loob ng supermarket na may bigla na lamang ako makabangga. I'm sorry, hindi ko. God, why aren't you looking your way? Ew! Pareho kami nagulat na mapatingin kami sa mukha ng isa't isa. Oh, it's you, Kiana, right? Oo. Hi, Amelia. Inayos niya ang buhok niya bago muling tumingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bibili lang sana kami ng mga ingredients para sa gagawin kong bruschetta. Favorite kasi ni Noah yun. Tumangutangon naman siya. I see, favorite niya nga yun. I used to make bruschetta for him before and he always loved it. Talaga? Talaga! Do you want me to show you how to make it? I assure you, Noah would love it. Saglit kong tinignan si Vexon bago muling tumingin kay Amelia. Actually, let's go! Sigaw niya saka pinulupot ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko rin alam pero kinakabahan ako kapag nasa paligid siya. You know what, Kiana? Dati pa man, hard-headed na talaga si Noah. Nakikinig ka sa akin at akong lagi nagsasabi sa kanya na dapat gawin. Sobrang dependent niya sa akin noon pero tingnan mo nga siya ngayon. Malaki na siya. Hindi ko na rin siya makilala. Panay ng kwento ni Amelia na makarating kami sa mansyon ni Noah. Nag-volunteer siya na tutulungan akong gumawa ng bruschetta. Pero sa huli siya pa rin ang gumawa ng lahat at naging apprentice niya lamang ako. Walang ibang babaeng minahal si Noah kundi ako lang. Before I left, nag-confess pa siya sa akin at sinabi niya kung gaano niya ako kamahal. Pero si Julius ang mahal ko. Kaya naman tinalikuran ko si Noah at sinabi sa kanyang totoo. Bakit niya ba sinasabi sa akin ang mga bagay na to? What do you think are the reasons why Noah loved me back then? Bigla na lamang yung tanong sa akin. Ha? Napataas siya ng kilay sa akin. What do you think? Dahil maganda ka? And what else? Do you think Noah would fall in love with me just because I'm beautiful? Dahil lagi kang nasa tabi niya at kilalang kilala mo siya. Alam mong lahat sa kanya. Tumangutang mo naman siya habang nakangiti. That's all correct. And aside from that, I'm also good at cooking. Noah even said before na my bruschetta was the best bruschetta he ever tasted in his whole life. Amelia? Mahal mo pa ba si Julius? Baka sanggulat sa mukha niya na itanong ko sa kanya yon. Pero isang ngiti lang ang gumuhit mula sa mga labi niya. Of course, I still have Julius. But Noah is still my best friend. No one can ever change that. Alam ko yon. Oo naman. Sobrang saya na makita ka niya. Namiss ka talaga niya. He even said that was the best birthday for him since I was there. Tawa niya. Sinabi niya pa yon ang pinaka-the best na kaarawan para sa kanya dahil nandun ako. So nung gabing yon, pumunta lang si Noah sa kwarto ko dahil sinabi ni Julius. Balak niya pang ihatid pa uwi si Amelia kahit na obvious naman na nagsiselos ako. Kaya na, can you be honest with me? Ha? I knew you feel somehow intimidated by me because I was V's first love. And as the saying goes, first love never dies. Alam kong hindi ito magiging madali para sa'yo since for sure. Patuloy ka niyang kinukumpara sa akin. Pero ayos lang, gawin mo lang ang best mo at paibigin mo siya kung kaya mo. Napakunot ang noo kong tumingin sa kanya. Amelia, bakit mo sinasabi mga bagay nito sa akin? Ha? I mean, asawa ko ni Noah.
At oo, inaamin ko na inggit ako sa'yo dahil hindi ka kaagad nakalimutan ni Noah. Pero don't worry, tingin ko naman nakamove on na siya mula sa'yo. What? Pinakasalan niya ako. Ibig sabihin mahal niya ako, hindi ba? Bigla na lamang siyang sarkastikong tumawa. Oh, come on, Kiana. Huwag mong gamitin ang kasal mo para sabihin sa akin na nakamove on na siya. Paano kung pinakasalan ka lang niya para makalimutan niya ako? Baka gusto lang niya na may katabi siya para hindi niya ako maisip. Magsasalita na sana ako muli, pero bigla na lamang naming narinig ang mga boses mula sa may living room. Welcome back, Sir Noah. Where's Kiana? Napangiti ako nang marinig kong banggitin niyang pangalan ko. Kaagad kong inayos ang sarili ko bago tumakbo papunta sa may living room para makita siya. Noah, kaagad siyang lumingon sa akin na may ngiti sa mga labi. Why are you wearing an apron? Gusto ko kasi sanang gumawa ng bruschetta para sa'yo pero... Noah! Tumingin naman siya kay Amelia. Hey Amelia, what are you doing here? Niyaka pa nilang isa't isa't nakita ko pa ang masamang tingin sa akin ni Amelia. This is really delicious. Did you make it by yourself, Kiana? Tanong sa akin ni Noah na matikman niyang bruschetta na ginawa ni Amelia. Actually, I was the one who made it. Biglang singit ni Amelia. Tumingin naman sa kanya si Noah. Really? Kaya naman pala masarap ang lasa. Hindi talaga nagbagong yung recipe. Oh, ikaw nang hari ng papuri. Kung may taong hindi nagbago dito, malamang ikaw yon. You're still good at complimenting me. Because it's true. Right, Kiana? Baling sa akin ni Noah. Ha? Have you tasted it? Try it. It tastes so good. Pilit naman akong ngumiti. Oo, masarap nga. See? Even Kiana like it. Pinagmasdan ko lamang silang dalawa habang nagkakasiyahan at ako naman ay parang outcast lang. Sa tuwing nakikita ko si Noah na sobrang saya kasama si Amelia, hindi ko maiwasang isipin na siguro'y mahal niya pa rin ito. Hindi naman siya madalas na ngumiti sa akin. I mean, ngumingiti siya sa akin para tuksuin ako. Pero kapag kasama niya si Amelia, iba ang ngiti niya. Mas totoo, totoong kasiyahan. Aakit lang ako sa kwarto ko. Sabi ko saka tumayo. Aalis na sana ako pero bigla na lamang akong pinigilan ni Noah. Don't leave, Kiana. Stay here with us. Pero, please. Tumingin ako saglit kay Amelia saka bumuntong hininga bago muling umupo. Wala akong ibang choice. Naalala mo pa ba yung mga panahong gumagawa ko ng bruschetta para sa'yo? Palagi kang pumupunta sa bahay namin para lang mapuntahan mong ilan sa mga ginagawa ko. Nung ika-13 kaarawan mo, gumawa pa ako ng napakalaking bruschetta para sa'yo at napakasaya mo. Masaya ka na hindi mo man lang nabigyan ng kapatid mo. Nagtatawanan lamang silang dalawa. Dahil birthday ko yun at regalo mo sa akin yun. There's no way I would give him some when he already has you. Relax, Kiana. Magkunwari ka na lang hindi ka nagsaselos. Uminom na lamang ako ng juice habang nililibot ang tingin sa living room para aliwin ang sarili ko. Magaling ding magluto si Kiana. Baka pwede mo rin siyang turuan ng mga recipe mo. I swear, she's worth teaching. Kasi madali siyang matuto. Nakatingin lamang sa akin si Noah at nasa-sense ko na kaagad na may double meaning huli niyang sinabing yon. Kaagad na namulang buong mukha ko. Siyempre, mas madalas akong pupunta dito para maituro ko sa kanya mga recipe ko. That's right. Tugon na lamang ni Noah. Amelia really cooks well, am I right? Tanong sa akin ni Noah nang makaalis na si Amelia. Tumango naman ako nang hindi tumitingin sa kanya. Oo, siguradong isa yun sa mga dahilan kung bakit minahal mo siya. Tama, yun ang dahilan kung bakit ko siya minahal. And aside from that, she's sophisticated one. I see. And you're jealous about that, am I right? Nalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niyang yun. Ano? Halatang halata. Binalak mo pang umalis ulit na makita mo kami sobrang saya. Hindi, no? You can always deny it, Kiana, but your eyes never lie. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Hindi ako nagsiselos, okay? Hindi ako nagsiselos sa kanya. Wala namang dahilan para magselos ako sa mga tao na galing sa past mo. That's good then. Ayoko magselos ka sa kanya. Kilala ko si Amelia simula bata pa lang kami at napakahalaga niya sa akin. Kailangan mong tandaan yan, Kiana. Sabi niya sa akin saka nagsimulang maglakad paakyat. Sinundan ko lamang siya ng tingin. Parang sinasabi niya sa akin na alamin kong lugar ko sa buhay niya. Mahalaga si Amelia sa kanya. Eh ako ba? Wala ba akong karapatan na magselos bilang asawa niya? Oh well, after all, isa lang naman akong babaeng pinilit niyang magpakasal sa kanya. Ang kanyang unang pag-ibig ay palaging ang pinakamahusay para sa kanya. Si Amelia ang palaging para sa kanya. Anong mangyayari ngayong mahal na ni Kiana si Noah pero gumigit na sa kanila si Amelia? Magawa kayang tanggapin ni Kiana na tila mas lamang si Amelia sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.